Nagpapalaya siya ng mga may karamdaman, mga inaalihan ng masasamang espiritu, nagpapagaling. At sabi ng mga religious leaders, nagpapalaya siya ng demonyo kasi siya ang prinsipe ng mga demonyo. Pero hindi hinayaan ni Jesus ang mga ganong salita para mapigilan siya sa paggawa ng mabuti. At dito, yung pinakamasakit na salita, hindi galing sa mga mangmang, hindi galing sa mga kriminal, galing sa mga religious leaders. And in truth, the tongues and words of some religious people could be most hurting. Bantayan natin ang ating mga sarili. Kumisan, may lalaman lang tayong konting verses sa Biblia, may natutunang konti, sobra na tayong manghusga ng kapwa, sobra na tayong mausig, sobra na tayong magsakit ng manakit ng kapwa at magsalita ng masasakit dahil lang sa tingin natin ay alam natin ang salita ng Diyos. Mas malupit ang dila ng mga relihiyoso kaysa sa mga hindi relihiyoso pag ang mga relihiyosong ito ay hindi nagbantay ng sarili. Pag tayo nakakarinig ng sari-saring sinasabi ng iba tukol sa atin, lalo ngayon ang dali-daling magkalat ng sasabihin dahil sa text, dahil sa social media, suriin muna ang sinasabi nila. Galing lang ba sa emosyon o sa reason o sa ignorance ang sinasabi nila? May mga taong may sasabihin napakasakit laban sa atin dahil lang bigla silang nasaktan, bugso ng damdamin, o may nakarating sa kanila mga balibalita na maaring mali naman, huwag nating patulan ng mga ganon. Huwag tayong masyadong magpa-apekto sa sinasabi ng tao na nagmumula sa kanyang emosyon. Ang pakinggan natin, kung nagsasalita ang tao galing sa kanyang katwiran. Ang sinasabi man niya ay masarap pakinggan o hindi, masakit man o hindi masakit, pero kung galing sa tahimik na loob, matalinong panunuri, payapa at kalmadong emosyon, mas dapat pakinggan yun. Yung mga galit, huwag patulan. Marami tayo din mismo, tayo sa mismo, maraming nasasabing masakit at mali pag tayo galit. Kaya pag mayroong mga sinabi yung iba, laban sa atin dahil ang galit sila, huwag natin masyadong dibdibin. Pati yung galit nila, humuhupa din yun. At tulad natin, nagsisisi rin sila kumisan kung ba't nila sinabi ang mga sinabi nila. Hindi naman ko mo sinabi kahapon, last week, last month, last year, yun pa rin ang laman ng puso ngayon. Pwedeng maiba ang laman ng puso. At yan ang problema sa sinasabi at binibitawang salita. Matagal ka nang nakapaghunos dili, nakapagbagong loob, matagal ka nang nagsisi, pero hindi mo pa rin nababawi yung sinabi mo nung nagdilimang yung paningin, nung nanaig ang yung galit. Kaya dapat kinokontrol talaga ang sinasabi. Salitang galing sa galit, hindi ka nagalit, pero nandun pa rin yung salita, nakaukit sa bato, nakasulat sa ulap, hindi nalilimot ng tao. So pag nagsasalita ang iba na masakit laban sa atin, gawin mong parang salamin. Manalamin ka, make good use of their words. And learn even from hurtful words. Maaari tayong matuto kahit mula sa masasakit na salitang nadidinig natin laban sa atin. Kasi madalas, ang katotohanan tungkol sa ating sarili, lalo yung di kagandahang katotohanan, sa bibig ng mga kaaway natin madirinig, hindi sa ating mga kaibigan. Mga kaibigan kasi natin, mga nagmamahal sa atin, madalas sobra tayong binibigyan ng galang, binibigyan ng alang-alang ang ating mararamdaman, hindi lagi silang nagsasabi. Kaya madalas yung totoong hindi magandang totoo tungkol sa atin, doon sa kaaway mo yan maririnig. At pag narinig mo yan sa kanila, suriin mo. Kung totoo, learn from it. Proverbs 9:9, if you have good sense, instruction will help you to have even better sense. And if you live right, like learn from what you hear, education will help you to know even more. Pag meron ka raw katwiran, pag nakinig ka sa turo ng iba, at yung mga comment-comment nila, turo din yun, lalo't kung totoo, lalo ka naururunong, lalong iinamang yung pamumuhay, lalo kang tatalino kung nakikinig sa tamang paraan.
And when you hear hurtful words and the words are true, improve. In that case, may mabuti kang napakinabang mula sa iyong narinig. Work at self-improvement more than at self-defense and more at retaliation. Nakakapagod gumanti. Nakakapagod lagi na lang ipaliwanag ang ating panig. So yung pagod na yun, gamitin mo na lang sa pag-improve ng sarili para magkaroon ng magandang bunga ang pagod na yun. And when you hear even hurtful words but true, be thankful. Dahil paalalang din yun sa atin. Proverbs 25:12, listening to good advice is worth much more than jewelry made of gold. Ang nakikinig sa magandang payo ay higit pa sa pagkakaroon ng mga hiyas, mga mamahaling hiyas tulad ng ginto. At yung good advice sometimes can come in the form of gossip or criticism about us. Pag narinig mong pinag-uusapan ka pala, ganito palang sinasabi nila, tapos may katotohanan na maaaring hindi mo na pag-iisip-isip, pero dahil ngayon nakarating sa tenga mo, naisip mo tuloy, edi para kang nakinig ng payo. Bawat bato na ipinupukol sa'yo ay pwede mong ipunin para gawin mong building, monumento, ano man yun, may iipon para makabuti sa atin. Now, how about hearing hurtful words about others? May darating sa'yo, bubulong, may sasabihin siyang nakakasakit sa iba. Masakit para sa iba. Magte-text siya, mag-i-email, magpapadala ng message sa'yo, na tungkol sa iba, na kung maririnig nung iba na yon ay masasaktan sila. Anong dapat nating gawin tungkol doon? Una, tanggapin natin na maraming taong ganon. Tinutukoy sila sa Bible. First Timothy 4, mga kasiraan ng kapwa. At sabi sa Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Pag dumarating sa iyo ang isang tao na may dalang chismis tungkol sa iba, asahan mo pagtaligod sa iyo, ikaw naman ang chichismisin niya. Kasi ang chismoso at chismosa hindi namimili ng topic at taong pag-uusapan. At kung ikay dinadalhan ng balita, siguradong kukuhanan ka rin ng balita o gagawaan ng balita. Ang mga anak ng Diyos, ang mga matitinong tao, pag nakakarinig ka ng salitang makakasakit sa iba, pag nakakarinig ka ng paninira, pamimintas, you should examine it for objectivity and truth. Susuriin mo muna kung makatotohanan, kung totoo, kung mabuti, kung karapat dapat na pag-usapan. Huwag maniniwala agad. Bawat tao na pwedeng lumapit at bumulong sa atin, bawat tao na alam ang ating cellphone number at pwede tayong i-text, alam ang ating email address, alam ko ano-anong paraan para tayo makontakt, lahat ng yan dapat suspect natin na pwedeng magdala ng hurtful words. Hindi ko muna-unang nagsabi sa'yo, kakampihan mo na. Hindi ko muna-una nag-text, nagbigay ng panig niya, siya na ang kakampihan mo. Habang hindi mo naririnig ang kabila, suspend judgment. Kahit mahal mo yung lumapit sa'yo, kahit kapatid mo, kaibigan mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kahit sino yon, may isusumbong yon, natural pag nagsumbong siya, siya ang bida. Natural yung kalaban niya ang kontrabida. Meron ka na bang narinig na nagbalitang, alam mo, nakipag-away ako kasi ang sama-sama ako eh. Kasi walang hiya ako eh. Kasi bastos ako eh. Siyempre, laging iba ang masama. Iba ang bastos, iba ang walang hiya. Huwag kayong naniniwala agad. Suspend judgment until you hear the other side. Eh, ang tendency pa naman natin, pag nanay natin, anak natin, asawa natin, kaibigan natin na nagsalita, kampi tayo agad. Hindi ganun ang mga anak ng Diyos. Because God is truth. And the truth has at least two sides.
Bihira naman yung one-sided truth. Kaya pag may nagkukwento, nagchichismis, naninira, huwag kayo agad padala. Suriin. Si Pablo nga, nagtuturo siya doon sa mga taga-Berea. Hindi ko mo sinabi niya, pwede niniwalaan. Sinusuri pa agad sa Bible kung talagang angkop sa sinasabi ng Bible at sinasabi ni Pablo. Acts 17:11, the people in Berea gladly accepted the message. Day after day, they studied the scriptures to see if these things were true. Sinusuri nila. Hindi sila agad-agad naniniwala. So do not be swayed by the first words that reach your ears, no matter whose voice gets to you first. Wait till you hear the other side, the other version first. So nagsusumbong sa iyong asawa mo, isinusumbong yung kapatid mo, suspend judgment. Nagsusumbong sa iyong kapatid mo, isinusumbong yung asawa mo, don't judge yet. Nagsusumbong ang nanay mo against your wife, nagsusumbong yung husband mo against your tatay, don't judge yet. Dahil pare-pareho silang related sa iyo, pare-parehong meron kang relasyon sa kanila, may tungkulin kang maging just, maging matapat sa lahat sa kanila, hindi lang doon sa unang nagbalita. Examine for objectivity and truth, and examine for motives. Bakit nagbabalita sa akin ang aking asawa? Bakit nagbabalita ang aking kapatid, ang aking nanay, ang aking anak? Pinapakamping niya ako sa kanya para isama niya ako sa kanyang gera laban sa kung sino man. Bihira ang balitang dumarating sa atin. Madalas, propaganda. Kahit sa news na tinatawag, bihira yung balita. Yung gusto lang sabihin sa inyo kung ano nangyari, madalas mayroon silang gustong maging bunga at ang bunga nilang ay gusto nilang kontrolin ang ating utak para mapakampi na tayo sa gusto nilang pakampihan, mapagalit tayo sa gusto nilang magalit tayo. Madalas ganun. So pag may nagsasabi, nagsusumbong, tatanong mo sa sarili mo, anong motive niya? May kaaway siya, gusto niya ako ma-recruit na kakampi. Pero yes, asawa ko siya, pero ang inaaway niya, nanay ko. O nanay ko siya, pero inaaway niya, asawa ko. Ano ang tungkulin ko bilang isang matinong tao? Kakampi lang ako? O kailangang suriin ko kung ano ang katotohanan? Agsalita kasing lumalabas sa ating bibig, galing sa puso. Kaya pag galit ka na sa isang tao, ang liit-liit lang na bagay na ginawa niya, galit na galit ka na, pag nagsalita ka tungkol sa kanya, pagkasama-sama na niya agad. Kaya pag may nagsasalita, susuriin niyo, ano ba ang laman ng puso nito? Eh ito namang taong to, lagi naman talaga galit sa manager namin. So ito yung may sasabihin to, siyempre, tungkol sa manager, yung nakakagalit. So dapat sinasala natin ang nagdidinig. Matthew 15:11, the food that you put into your mouth does not make you unclean and unfit to worship God, sabi ni Jesus. The bad words that come out of your mouth or the bad words that get into your ears are what make you unclean. Sabi ni Jesus, hindi ka naparurumi ng mga pagkaing ipinapasok mo sa iyong bibig. Ang nagpaparumi sa iyo, mga salitang lumalabas sa iyong bibig dahil yun ay nanggagaling sa puso. At tayo'y napaparumi rin ang mga salitang pumapasok sa ating tainga. Huwag nating payagan na ang tainga natin ay gawing basurahan ng iba. Nagalit sila kay A, kakausapin niya tayo para magalit din tayo at sa pamamagitan ng ating tainga, dumumi na rin ang ating isip at ang ating puso nang hindi man lang natin sinusuri, nililitis ng tama yung taong nakasakdal. May judgment agad. It's very important. When people come to you with very negative words, bless them. Bless the speaker. Bless the griper, the critic, the gossiper, by not falling into their trap. Paano mo mabe-bless ang isang taong very negative? Kakampihan mo? E di lalo mo lang siyang itinulak maging negative? Galit na galit siya, papayagan mo, lalo kang manggagalit pa sa kanya, e di lalo mo siyang ibinulid sa masama. Dapat bibigyan mo siyang balance.
Kung meron kang malasakit sa isang taong nagsasabi na kung ano-anong negative sa'yo, sa iyong mahinahon na paraan, pahinahunin mo rin siya. Pakalmahin mo ang kanyang galit. At dahil meron kang access sa kanyang tenga, bigyan mo siya ng katwiran, sabihan mo ng maganda, ng mabuti. At sa isang paraang hindi nakakainis, maging abogado ka naman nung isinasakdal niya. Diba, sinasabi niya, nakakainis talaga tong taong ito, bla 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 bla. Pwede mo rin masabing, alam mo, yung tao na yan, meron din yung ginagawang mabuti sa atin, lalo sa'yo, ganito, ganon, ganon, para maghupa ang kanyang galit. At para makita rin niya yung other side ng tao na ang tingin lang niya masama, pero may mabuti rin naman. No one is perfect, so no one can be perfectly wrong. No one can be perfectly evil, because even in that area, no one is perfect. So pag dumarating sa iyong galit na tao, pag umalis, payapa siya, yun ang blessing. Hindi yung kakampihan mo, lalo mo pasusulsulan, gagatungan para lalong magalit, hindi blessing ang tawag doon. Pag may mga nagagalit, pahupain ang loob. Pag kami mga nananakit, take away their power, their energy to hurt you. You know how you take away the power of people who want to do you wrong? Take away their anger. Ang taong galit, malakas. May lakas. Yung galit, nakakapagpalakas yan eh. So pag may galit sa'yo, lalo mong ginalit, edi pinalakas mo siya para lalo kanyang masaktan. Pag may nagagalit na sa'yo, maggagawa ka rin ng masama laban sa kanya, dinadagdagan mo ang galit niya. Ano to? Dinadagdagan mo ang lakas niya. Kasi ang taong galit, malakas. Paano mo magagapi ang taong galit? Tanggalin mo yung galit. Huwag mong suklian ng masama. And one notch higher, gawan mo ng mabuti. Ano ang magagawa laban sa iyo na isang taong nawala ang galit? Ang matalinong tao, hindi ginagalit. Yung galit na nga. Kasi gagamitin niya yung galit niya bilang lakas laban sa iyo. Take away their energy, take away their strength, by taking away their anger. Kaya yan ang turo ni Jesus. Galit na galit sa iyo yung isang tao, forcing you to walk 1 mile, sabi niya, walk 2 miles. May namimilit na hingin yung jacket mo, ibigay mo rin pati kamiseta mo. May galit na galit sa iyo, ikaw talaga. Imbes ipagtanggol mo yung sarili mo, makipag-away ka rin, sabi mo, ay pasensya ka na, talagang mangmanga ko. Tapos. Mali ka. Oo nga eh, mali ako. O ano pa sasabihin niya? Eh pag sinabi mo, ikaw, mali ka rin. Ha? Mag-aaway kayo. Kung matalino ka, hindi ka manggagalit ng kapwa. Kasi ang galit na tao, makakagawa ng masama sa'yo. Ang matalinong tao promotes peace. Kasi siya ang unang nakikinabang pag merong kapayapaan. Huwag patulan ng galit. Kahit masaktan mo siya, masasaktan ka rin niya. Pareho kayong talo. 1 Peter 3, 9-10, don't be hateful and insult people just because they are hateful and insult you. Instead, treat everyone with kindness. You are God's chosen ones and He will bless you. The scriptures say, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Mahal mo ang buhay? Gusto mong payapa, tahimik? Gusto mong masaya? Tumigil ka ng kadadakdak. Tumigil ka ng pagsasalita ng masakit laban sa kapwa. Minsan sabihin kang masakit laban sa kapitbahay mo, may pakpak ang balita, may tainga ang lupa, makakarating sa kanya ang balita. Nagsalita ka ng masakit, gagantihan ka niya. Hindi katalinuhan, hindi pagwawagi ang magsalita ng masakit. Kasi ang bawat salitang binibitawan natin parang boomerang, babalik sa'yo. Kung talagang galit na galit ka rin, wala kang masabing mabuti, edi tahimik ka lang muna. At least wala kang ibinato na babalik din sa'yo. Yung mga bungangera, mga chismoso, mga reklamador, mga pintasera, maraming kaawa yan. Gusto mo bang may kaaway ka?
Di ba masarap, eh, kaibigan ka, tumutulong sa'yo, o hindi mo man kaibigan, hindi ka man tinutulungan, hindi ka naman ginagawa na masama. Learn! Ang mga mahilig makipagdaldalan, magsalita, magkomento, yan ang maraming kaaway. Hindi tahimik ang buhay, hindi masarap ang buhay. Matthew 5:43-44, sabi ni Jesus, "You have heard people say, love your neighbors and hate your enemies. But I tell you to love your enemies and pray for anyone who mistreats you." Pag minahal mo yan, mamahalin ka rin niya. O kung hindi ka man niya mahalin din, at least hindi ka niya kakamuhian. That's one less enemy. Better, that's one more friend. Be wise. And then encourage and promote peace and kindness. Pagka merong dumarating sa atin na may mga masasamang balita, mga pangit na salita, imbes na gatungan mo siya, ayunan mo, payapain mo kanyang kalooban at himukin mo siya na maging mapayapa sa kanyang pamamaraan para matigil ang gulo. Pag pangit ang salita sa iyo, huwag mong sasabihan ang pangit din kasi hindi titigil yung pukulan, batuhan kayo hanggang pareho na kayong duguan. Pangit ang sinabi sa iyo, nasaktan ka, huwag ka munang kumibo. Kasi pag hindi ka naman kumibo, titigil lang yung nakababato eh. Pero pag hindi ka naman kumibo, bumato pa rin. Mga dalawa o tatlong beses din yun, titigil na. Pero habang bumabato ka, pagante, hindi rin siya titigil. The best answer to someone who says very wicked and unkind words is a kind answer or silence. Proverbs 15:1, "A kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up." Pag mabait, banayad, mahinahon ang iyong sagot, gaano man siya kagalit, huhupa din ang kanyang galit. Dahil ang kapayapaan at mapayapang sagot, nagtatanggal ng galit ng kapwa. Ephesians 4:29, "Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say." Tigil na daw yung mga salitang walang katuturan, masasakit, marurumi, pangit, walang buting idudulot sa ating buhay. At pag tayo nakarinig ng mga salita laban sa iba, contain and bury hurtful words. Sa mga pangit at masasamang salitang nadidinig natin, ituring natin ang ating tenga na sementeryo. Pagpasok doon, baon, libing. Huwag natin ituring ang ating bibig na broadcast station, channel 99. Huwag natin ituring ang ating bibig na communication tower, na pag pumasok sa ating tenga, lalabas sa ating bibig, daig pa natin ang media. Dapat walang ganyanan. Listen, brothers and sisters, when you hear negative words about others, do not repeat or spread hurtful words. Pag narinig nyo na disente kayong tao, ibaon nyo na. Hindi yung, alam mo ba kung anong sabi niyan tungkol sa'yo? Nakuha. Ikaw ay messenger from hell. Gagatungan mo pa, gagalitin mo. Bakit mo gagatungan? Bakit mo siya gagalitin? Anong mapapala mo? Ang apoy, kaya nagpapatuloy na maglagablab kasi merong fuel. Kung merong firewood, hagisan mo yung apoy na humihina na ang apoy, hagisan mo ng bagong kahoy, lalagablab ulit. Pero pag wala ka nang inilagay na bagong gatog, mamamatay na yung apoy. Parang kala na wala ng gas, wala ng kuryente, titigil yon. So kayo, huwag maging gatong. Huwag na magdagdag sa balita. Huwag nang pahabain. Huwag nang pag-usapan. Huwag nang pahabain pa yan. Kumisa na magkakapatid, ang paboritong topic, mga hipag, mga bayaw. In a negative way, ha? Yun din mga hipag-hipag, mga pag nakikita kita yung magbibilas na yan, ang topic yung magkakapatid na asa-asawa nila.
So nagpapadagdag lang yun ng galit, nagpapadagdag ng inis, hindi na sosolve ang problem. Hindi rin naman nagbabago yung taong pinag-uusapan nila, pero sila lalong nagagalit, lalong lumulungkot. Anong benefit? Do not say or share hurtful words to persons who could or who would spread them. Pag meron na kayong alam galing sa inyo o galing sa iba, ipapasa nyo, huwag nyo ipapasa sa iba na alam nyo ikakalat lang niya yon. At ito kung minsan na nagpapalala ng mga gulo kahit sa mga pamilya. May sasabihin ka sa kapatid mo, tungkol sa isang kapatid pa, alam naman yung kapatid natin, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos pagka siya na ang kausap nun, sabi niya, alam mo, sabi niya tungkol sa'yo. Kasi ang mga alam ng tao, pag siya'y nagipit, ginagamit niyang sandata laban dun sa iba o laban sa nagsalita. Sinabihan mo ko, galit ka kay A. Nung nagalit ako kay A, wala na akong masabi. Sasabihin ko rin, alam mo ba siya, galit din sa'yo. Hindi lang ako. Kidadamay niya ngayon yung iba na wala sa usapan. Alam mo ba, sabi niya tungkol sa'yo, wala ka daw kwentang tao, maramot ka daw, masama ka daw. Kasi wala na akong masabi, kukunin ko na yung sinabi ng iba na alam ko. Kaya huwag niyo ipinagtitiwala kung kani-kanino ang iniisip niyo tungkol sa iba. Kasi gagamitin nila yun pag nagipit. At kumisang gagamitin nila laban sa inyo mismo, yung mga ipinagtapat nyo sa kanila, yung mga sinabi nyo sa kanila, oras na nais sila, nagalit sila, nagipit, gagamitin nila laban sa inyo. Ang matalinong tao, hindi daldal ng daldal tungkol sa iniisip niya. Kasi oras sa ipinagtiwala mo ang iniisip mo sa iba, pwede nilang gamitin para sa kanilang sariling kapakinabangan. To prove lang nila na talagang tama sila, mali yung kausap nila, isasangkot ka sa usapan. Eh, si ano nga, sabi, mali ka rin eh. Dalawa na kami nagsasabing mali ka. Wala ka kamalay-malay yung sinabi mo in confidence, yung ipinagtiwala mo, gagamitin niya behind your back para lang palakasin ang kanyang offense or defense. At yan ang nakaka-frustrate ko minsan. Taong pinagtitiwalaan mo, may sinabi ka, bilang malalaman mo, alam na ng iba. Kanino pa nang galing? Di sa kanya. Importante na pag may nadidinig tayo, hanggat di tayo binibigyan ng permiso na nagsabi sa atin, hindi natin uulitin sa iba. May lumapit sa'yo, alam mo nakakainis itong si person B. Sabi mo, oo nga eh. Sabi nga ni person A, nakakainis yan si person B. Sinabi sa akin ni person A, may permiso ka ba ni person A na sabihin yun? Wala. So yun ang isang uri ng betrayal. Whatever is shared in confidence, whatever is shared in private, you are not at liberty to share with others, to repeat to others. Especially if the people concerned who told you anything are people of important position, people of important social position, dapat ang sinasabi, pinagtitiwala nila sa inyo, private. Do not betray the trust. Proverbs 21:23, watching what you say can save you and others a lot of trouble. Pag sinabi sa'yo, lalo kung emosyonal o galit o hurting ang nagsabi, you are not entitled to repeat or spread it. Kasi maaaring humupa na yung galit niya nung nagsabi sa'yo, pero ngayon inuulit mo pa sa iba as if hanggang ngayon galit pa siya. Ano ang narinig na hindi dapat ipapasa o sinasabi? Yung kung ang kaharap ang gusto mong pasahan ay hindi sana sasabihin o nagsalita. Halimbawa, may persons A and B. May sinabi sa iyo si A tungkol kay B. Pero alam mo na kung nandun lang si B, kaharap niyong dalawa, tatlo kayo, hindi sasabihin ni A kasi nandun si B. Alam mong hindi niya sasabihin yon kung nandun si B. O ngayon, kayo na lang ni B ang magkausap, ba't mo sasabihin sa kanya yung sabi ni A? Eh kung nandun nga si B, hindi naman sasabihin ni A yun eh. Ngayon at wala si A, sasabihin mo kay B yung sinabi ni A? That is betrayal. Kababaan ng pagkatao yung ganong kadaldalan. Sasabihin mo, pag sinabi ko ito sa kanya, pag nandito naman siya, hindi ito sasabihin nun eh. So bakit ko ngayon sasabihin? It is shared in private. It must remain private. Titus 3:9, but don't have anything to do with stupid arguments and stay away from disagreements and quarrels. Such arguments are useless and senseless.
sa kapapagchismisa natin tungkol kay A, nagbago na ba si A, bumuti na ba siya? Hindi pa rin. So tayo lang naiinis, tayo nagagalit. So we should stop doing this. We should talk only about what is glorifying, what is encouraging, what is uplifting. Bakit tayo mag-uusap ng mga bagay na nakakainis, nakakagalit, nakakapagpasama ng loob? Nilalaso natin ang sarili nating puso. 2 Timothy 2:16, keep away from worthless and useless talk. It only leads people farther away from God. And when you hear hurtful words said by A about B, examine the speaker. Suriin mo siya. Una, kung mahusay siyang tao, hindi siya dapat nagsasalita ng mga ganyan. Luke 6:45, good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. Hindi mo kailangan ng X-ray. Hindi mo kailangan ng ECG. Hindi mo kailangan ng kung ano-ano pa. Sa salita mo, alam na agad ang kondisyon ng iyong puso. Tatanungin mo, sobrang mamintas ito ah. Sobrang manira ng kapwa. Qualified ba siya magsalita? Mabunga ba ang kanyang buhay? Punong-puno ba siya ng kabutihan para maminta sa mga sinasabi niyang hindi mabuti? Ang ganda-ganda ba ng buhay niya para gawin niyang topic yung mga taong hindi siya nagagandahan ng buhay? Matthew 7:20, sabi ni Jesus, by their fruit, you will recognize them. Ang galing-galing mong mamintas ng kapwa, eh, kumusta naman ang buhay mo? Ang galing-galing mong magsabi na, dapat ganito, dapat ganun. Eh, kumusta naman ang buhay mo? Yung bang dapat ang nangyayari? Kasi kung hindi, shut up. Sinusuri mo dapat ang pinapakinggan. Eh, madalas, the empty can strikes loud. Kung sino yung walang bungang mabuti, yun ang mahilig mambato. Kung sino yung walang maraming mabuting gawa, yun ang mahilig mamintas ng kapwa. So, wag dapat pakinggan. Frustrate the agenda of evil and malicious people by keeping quiet. Pag may sinabi sila sa inyo, do not comment. Because any comment you make will be repeated by them, even multiplied. Frustrate evil and malicious people by not playing into their hands. Pag may sinabi sila, huwag nang niyong dagdagan kasi dadami ang laman ng sabaw and the plot thickens and the soup thickens. Do not participate in it. Pag walang katuturan, walang mararating, huwag makipag-uusap, ni huwag sumagot. Maraming tanong na sinagot ni Jesus, pero may mga tanong na hindi niya pinatulan, hindi niya sinagot. Kasi alam niya, kahit anong sagot niya, wala rin namang mabuting uuwian. Minabuti na lang niya manahimik. Matthew 26:63, but Jesus did not answer. Ang lola ko, nung araw na buhay pa, pag may sinabi kang walang kwenta o nagtanong ka ng walang kwenta, titingnan ka lang niyang ganun. Hindi sasagot. Nag-iisip ko ngayon, ay, what stupid thing did I say? Kasi natapunan ako ng irap ng lola ko. Sabi niya, wala kayong wakil nagsasalita ng mga walang kapararakan, mga walang kabuluhan. Mapapagalitan ka. So, suriin mo na ang sarili. Even Jesus did not answer. When with malicious people, silence is best. Pag may pagtitipon, nagsimulang magkaroon ng chismis, stand up and leave the group. Silence is best. But remember this, hindi naman ubod ng sama nung nagsasalita ng mga masasakit, nagchichismis, minsan sila'y pasyente. Because most hurtful words are cries for help. Yung mga pintasera, chismosa, reklamadora, ang iingay, laging merong negative comment, madalas ganun lang sila kasi ang buhay nila empty or hurting. Madalas sila din ay wounded. Kaya lang mali ang approach nila. Wounded na nga sila. Ang ginagawa pa nila, they wound others who would wound them back. In return, dumadami lang lalo ang sugat nila.
Pero ang mga taong sobrang negative, usually marami yung unhappiness. Marami yung discontentment. Kaya ganun ang utak. Luke 6:45, good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words will show what is in your heart. So yung mga hindi maingat magsalita, ibinibisto nyo lang sa kapwa ang kalooban ninyo. At kung mayroong mga ganoon, imbes mainis tayo at magalit, let the Spirit of God take control of us and let us have compassion on these hurting people who are in the business of hurting others because they don't know any better how to handle their own wounds. Marami kasi pag nasasaktan sila, ang gusto nila, malaki din ang iba. Pero hindi nila alam, lalo lang sila nagkakaroon ng mga iba pang mga sugat. It is really all important to detox the heart. Puso ang dapat unahin. Dapat talagang solvent kung bakit ganun ang isang tao. Isaiah 51:7, don't be discouraged when others insult you and say hurtful things. Kuminsan, ganun lang sila kasi sila man ay sugatan. At hindi malinaw ang kanilang isip kung anong dapat nilang gawin sa kanilang mga sugat. But stop and minimize listening to what many people say anyway. Huwag lagi makiumpok, makipag-uusapan ng mahaba. Don't encourage na humaba pa ito. Proverbs 14:7, stay away from fools or you won't learn a thing. Dapat pag may kausap ka, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10, 15, 20, whatever, paghihiwalay nyo, you're edified. May natutunan ka, mas bumuti ang iyong pagkatao, gumanda ang pananaw mo sa mundo, may nalaman ka impormasyon, dapat ganun ang kausap. Pag hindi nangyayari yon, you are wasting your time. Piliin ang konting taong pahahalagahan ang salita. Merong magsusumbong sa'yo, huy, sabi ni ganito, ganun ka daw. Sino ba yon? Ah, okay, wala namang kwenta yun sa akin, so hayaan mo siya. Eh, ano naman ang accomplishment nung nagsasabi? Ano naman nagawa niya sa buhay? Ano naman ang napatunayan niya? Wala. Eh, wala pala. Ba't mo papahalagahan ang salita niya? Yung salita ng walang kwentang tao ay walang timbang at bigat. It must not be allowed to carry weight. At saka syempre, ang mga tao, maraming sasabihin yan. Kumisa naman ang sinasabi nila, sincere. Meron namang wala lang masabi. Magsasalita pa ng negative. Hindi naman galing sa puso. O kaya, ang dami sinasabi, pero mangmang kasi, kaya niya sinasabi yon. So, hindi lahat ng sinasabi ng tao pinapahalagahan. Ecclesiastes 7:21, don't listen to everything that everyone says, or you might hear your servant cursing you. Pagka ba nag-uusap ang ating mga empleyado, ang ating mga katulong, naku, pinupuri kaya tayo, pinagpipiestahan. Huwag niyo nang asahan na pupurihi kayo. Mabuti kung pinupuri. Pero kung madalas, hindi naman, huwag niyo nang asahan yun. Pag pinag-uusapan kayo ng mga taong naiinggit, anong inaasahan niyo? Purihin kayo? Yung tao lang na mahalaga sa inyo, ang papahalagahan niyo, ang salita. Yung iba, hindi naman kayo pakain, hindi kayo tinutulungan, hayaan niyo silang sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Do not always diddly ask, ano sabi? Mahilig tayo ganun eh. Ano sabi? Ano sabi sa'yo? Yung para kang basurahan, naghahanap ka ng basurang itatambak sa'yo. Ano sabi? Lalo alam mo na may sinasabing laban sa'yo, may kausap siyang tao pagbalik sa'yo. Ano sabi? Ba't ka naghahanap ng masakit ng ulo? Bakit naghahanap ng problema? Pag nga dumadating sa'yo, sabihin, alam mo, may sinasabi siya toko sa'yo. Sabihin, I don't wanna hear it. It's beneath my dignity. Dapat ganun. I will not dignify what they're saying about me. The opinion of God and intelligent people about me is what is important to me. Ganun. Do not needlessly ask about other people's thoughts and words and lives. O ano, kumusta na siya? Ano na nangyayari sa kanya? Bakit yung gusto malaman? If it doesn't concern you, don't ask about it. If you cannot help, don't ask about it.
Kumahanap tayo ng basura. Now, on saying hurtful words, kasi madalas tayo din nagsasalita ng nakakasakit, check your heart. Check your motives. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Madalas din tayo, pag may sinasabi, meron tayong hidden agenda, hindi lang natin gusto mag-inform, gusto natin mag-influence. Hindi lang tayo nagsasabi ng katotohanan, gusto nating manggalit, gusto nating magkaroon ng kakampi. Gusto nating manghikayat, manguto, manghuthot. Marami tayong ginagawa para manipulate ng kapwa. The heart is deceitful above all things. Kaya dapat laging pinapasuri sa Diyos. Psalm 139, 23-24, look deep into my heart, God, and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil ways, but lead me in the way that time has proven true. Suriin niyo po ako, gabayan, para ang daanan ko lang ay yung napatunayan ng tamang landas. And stop, minimize saying hurtful words. Pigilin ang dila. Psalm 34:13, don't say cruel things and don't tell lies. Every cruel thing you say will come back to you. Pag tayo may sinasabi, mapakampi lang natin yung kausap natin. Half-truth lang ang sasabihin natin. But a half-truth is also a half-lie. Pag kalahati lang na totoo ang sinabi mo, it means yung kalahating hindi totoo, hindi mo sinabi. Or hindi mo sinabi ang kalahating dapat ding sabihin. Kaya nga pag nanunumpa ka sa huwes, I swear to say the truth, nothing but the truth, the whole truth, all truth, hindi ka half-truth lang. Matthew 12:36, sabi ni Jesus, I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. At kung tayo ay may mga nasaktan na sa ating dila, make it up to people you have hurt. Say sorry. Pay. Restitute. Restore. James 5:16, if you have sinned, you should tell each other what you have done. Then you can pray for the one another and be healed. Remember, you have sinned, you will tell the offended person what you have done. Hindi yung, she had sinned, I will tell others about her sin. Hindi kanon. I tell only about my sin to the person I have offended. I am not in the business of talking about the sins of other people. Yun ang ayaw na ayaw ni Jesus. So let's move on to beautifying our words. Pagandahin. Because hurting words come from hurting hearts. Because ugly words come from ugly thoughts and feelings. Beautify your heart. So your words will be beautiful. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang salita ay pwedeng manakit at pwede rin magpagaling. Matthew 15, 17-20, sabi ng Panginoon, don't you know that the food you put into your mouth goes into your stomach and then out of your body? But the words that come out of your mouth come from your heart. They are what make you unfit to worship God. Out of your heart come evil thoughts, murder, unfaithfulness in marriage, vulgar deeds, stealing, telling lies, and insulting others. These are what make you unclean. Yan ang nagpaparumi sa kaluluwa ng tao, mga salitang marurumi. So beautify your words by beautifying your heart first. Suriin ang puso, laging ipasuri sa Diyos. Laging ipalinis, bantayan. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true
life. And very importantly, learn to reassign and to beautify words. Merong mga pagbibitaw na pangit, may maganda. Maraming beses, kahit ako mismo, meron akong gustong ipaimbita para makausap, meron akong gustong i-discuss, meron akong gustong sanang ipakiusap na gagawin nila. Sasabihin ko sa isang tao, pakiimbita mo dito si Kuya ganon para makausap ko. Pagpunta niya doon, tawag kayo. Pangit agad ng bitaw. Diba? Yung masakit sa tenga, ha? Sino naman siya para ipatawag ako? Yung magagalit ka tuloy agad dahil pangit ang bitaw. Pag kayo namamagitan sa dalawang tao, si A may sinabi, patungo kay B, sikapin niyo ang pagsasabi niyo ang pinakamagandang paraan because you are a child of God, you should be an ambassador of peace. May bigay si A na pagkain kay B. Sabi ni A, ano, nagustuhan ba? Hindi. Napinasan pa. Pwede mo nang pagandahin na nilalasap-lasap niya at sinusuri. Pero para interpret mo in a very negative way, nanggagalit ka ng kapwa. At marami sa atin, napaki-responsabling messengers. Yung boss sa office, may gusto makipag-usap. May nararamdaman, gusto magpahinga. Sasabihin sa sekretary, pwede ko bang makausap si boss? Si sekretary, pagod, tulog, ganun agad. Hindi mo lang masabing, may dinaramdam, payagan mo na natin magpahinga. Mamaya, pagka malakas na siya, tatawagin kita. Pero sabi agad sa'yo, may appointment ka ba? Pagod siya. Magagalit ka doon sa tao na hindi mo lang siya yung nagsabi sa'yo, yung sekretarya lang, pero galit ka doon sa tao kasi yung sekretarya is a secretary from hell. Hindi marunong mag-represent in a beautiful way. Lumilikha ng kaaway para doon sa boss. Samantalang wala ka malay-malay yung boss na ganun pala ang nangyayari. Beautify your words. Si Jesus nga eh, John 11:11-13. Our friend Lazarus is asleep, and I'm going to wake him up. They replied, Lord, if he is asleep, he will get better. But Jesus really meant that Lazarus was dead. But they thought he was talking only about sleep. Si Jesus man, nagpapaganda ng salita. Hindi niya sinabing, si Lazarus, patay na. Sabi niya, natutulog. Eh, tayo kumisan, may namatay na kamag-anak. Text ka agad doon sa anak, patay na nanay mo. Ano ba naman klase balita yan? Diba? Naku, yung palang kapatid nyo, na-stroke. At ang pagsasabi pa, na-stroke. Pati yung pagsasabi, nakaka-stroke eh. Ibang, gandahan yung pagsasalita. Yung tatay namin namatay, long ago, isa-isa kong tinawagan ng mga kapatid ko. I had the unpleasant task, the sad mission to tell my mga kapatid. So yung isa, tinawagan ko sa office. Sabi ko, okay ka ba? Oo, bakit? Relax ka ba dyan? Oo, maupo ka muna. Kasi nakakapanlambot ang balita ko. Ano yun? Ganun. Tsaka mo sasabihin, hindi yung pagsabi, alam mo si daddy, patay na. Ang bihira naman eh, nakakamatay din ang pagsasabi mo. Don't sensationalize. May mission tayo to be agents of peace, to be agents of comfort. Pagandahin ang salita. At pag nakakarinig kayo ng pangit na presentation tungkol sa ibang tao, huwag kayong maniwala agad. Huwag niyo isipin agad, masama yung boss nito, masama yung tao. Isipin niya lang, baka hindi siya marunong mag-represent. Don't judge immediately. James 1:16, if you think you are being religious but can't control your tongue, you are fooling yourself and everything you do is useless. Ang tunay na pagiging maka-Diyos, unang-unang na ipapahiwatig sa pagpili ng salita. Kaya kahit dito sa atin, sa day by day, hindi natin kinagamit yung word na namatay. We say, gumraduate. Pag nag-text siya, ay, gumraduate na pala si ate, ganun, ganun. Siyempre, because ang kamatayan ng mananampalataya is a graduation, is a promotion, really. Although painful, although nakakamiss, pero it's really a graduation. So you don't say, patay na pala si ganun. Kasi sakit sa tenga. Pinipili natin. James 3:5, our tongues are so small,
yet they brag about big things. It takes only a spark to start a forest fire. Isang maliit na apoy nakakapagsimula ng malaking sunog. Do not allow what some people think and say to hurt you too much. Otherwise, you would always hurt. Huwag tayo maging sensitive kasi lagi ka masasaktan. Proverbs 19:11, it's wise to be patient and show what you are like by forgiving others. At kung lagi kang napipintasan, nasasaktan, draw inspiration from some politicians, from some showbiz people, even some religious personalities or very visible persons. Lagi silang binabato, pero buhay pa rin. Magaganda pa rin, fruitful pa rin, masaya pa rin. Business as usual. Huwag kayong magpalugmok sa salita ng iba. May kasabihan, stick and stones can break my bones, but words can never break me. Kung binato ako ng totoong bato, masasaktan ako. Hinampas ako talaga ng napakalaking kahoy, masasaktan ako. Pero salita lang ng isang chismosa, salita lang ng isang commentator, ay, hindi yan nakakabali ng buto. Ganun dapat attitude mo. Sino ba may sabi? Siya. Siya lang naman pala. Gayaan mo siya. Stick and stones can break my bones, but words can never break me. At meron akong isang natatandaan na nabasa ko nung high school. Sabi niya, don't bother yourself about a fair or stormy weather. Squalls or wind must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown. But you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. So, pag may mga taong magkakasalamuha, nagkakahalubilo, may matutuwa sa'yo, mayroong hindi. May ngingiti, may sisimakot, hayaan mo lang sila. Huwag mo na silang ibigin na baguhin, papaniwalain sa'yo, hayaan mo sila, take them as you find them. Not everyone will like you. That's okay. What is important is that God likes you, and that God likes what you do, and that you like yourself as measured against godliness. Eh, ikaw din naman, hindi mo gusto lahat ng tao, so huwag mong problemahin kung hindi ka nila gusto. Ganun talaga. Live and let live. Do not dramatize and agonize over every unfriendly word people say about you. Huwag niyong dibdibin. Huwag niyong seryosohin ang lahat ng naririnig niyo. You cannot control what others say, but you can control how you react. And you can control what you say. James 3:5, our tongues are small too, yet they brag about big things. It takes only a spark to start a forest fire. Pigilan ang bibig. Pag may pumasok na masakit, huwag nang palabasin sa bibig na mas masakit pa. James 1:26, if you think you're being religious but can't control your tongue, you are fooling yourself and everything you do is useless. Dear Lord, teach us to control our tongues. And very importantly, teach us to filter what we hear and listen to. Turuan yung salain namin ang pinapakinggan at lalo naman ang inuusal ng aming bibig. Turuan nyo kami maging payapa, matahimik ang aming paraan ng pamumuhay, unang-una sa pamamagitan ng pagkontrol sa aming mga bibig. Turuan niyo kami maging mapayapa sa pagkontrol ng aming papayagan na maka-apekto sa aming buhay. Teach us when to be quiet and when the